Good evening po mga kapatid at magandang araw sa lahat at sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon saan man kayo naroon at nawa ang muli ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay suma ating lahat. Ang ating pagninilay ngayon ay atin pong iniaalay sa bawat kapatid natin na masyadong naapektuhan ng pandemyang ito at manalig po tayo sa mga taong mapagpakumbaba ay igagawad ng Panginoon ang biyaya ng Diyos. Amen po. Kaya muli, magnilay po tayo ng kanyang salita. Buksan natin ang ating puso at ang ating isipan at hayaan natin na mangusap sa atin ang Panginoon. Iwan muna natin ang ating mga pinagkakaabalahan at tayo mag-concentrate. Sapagkat sinabi naman ni Lord, sino man nakikinig ng salita ng Diyos ay ang Diyos ang pinakikinggan. Sapagkat sa John 1:1, ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen? Kaya kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagninilay ng salita ng Diyos, tandaan po natin ang kinakatagpo natin ang ating Panginoon. Amen po? Kaya simulan po natin ito mga kapatid sa isang maikling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen? Ama, sa ngalan po ng Anak na sa Jesus, kami po'y muling narito sa inyong banal na harapan, nagpapakumbaba at nagsusumamo na muli niyo po kaming tunghayan, muli niyo po kaming samahan, muli niyo po kami Panginoon linisin ng kabanal-banalang dugo ni Jesus at paging dapatin Panginoon sa biyaya ng iyong mabuting balita. Dalangin po namin Panginoon na muli ang Espiritu Santo ay sumaamin upang siya ang maging tagapagturo namin. Ama, narito po ang iyong lingkod. Lord, kusang loob na nagpapaubaya sa iyo, gamitin mo nawa ako sa ikapagpapala ng salita mo, O Diyos, maihayag ang nais mong makarating sa puso at isipan ng aking mga kapatid saan man sila naroon. At loobin mo nawa, Panginoon, kalinsabay nito ay bumukas ang durungawan ng langit at bumuhos ang masaganang pagpapala sa sino mang makikipagnilay, Panginoon, kahit pa sa YouTube, kahit pa sa replay nito. Ama, nananalig kami ang salita mo'y laging sariwa. Kaya Ama, samahan mo nga kami't basbasan. Pagpalain, lalo na nga ang mga may karamdaman, pagalingin sila sa pakikinig pa lamang. At yung mga may problema, Lord, ngayon pa lamang, Lord, sa pagninilay na ito, kumilos na po ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong habag at awa. Tangkinin po namin, Panginoon, lahat ng aming panalangin muli sa araw na ito ay iyo pong tutugunin ayon sa iyong kalooban. Parangalan mong muli, Ama, ang iyong dakilang pangalan. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, itong aming kahilingan at inaangkin na pong magaganap nga ito dahil sa iyong grasya at habag. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Praise the Lord, praise God. Mga kapatid, ang nais ko pong i-share sa inyo ay na pagninilay natin ay hanguin ko po sa Isaiah chapter 2, verse 11. Isaiah chapter 2, verse 11. Sabi dito, pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan, itong mga mayayabang kanya ring parurusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, pamagatan po natin ito na kainin mo na kasi ang pride mo. Yeah. Kainin mo na kasi ang pride mo. Sino kayang kinakausap ngayon? Ano? Sino kayang kinakausap ni Lord ngayon? Okay, so nawa, dumating sa atin ang mensahe ng Panginoon at yung pagtanggap lang natin sa salita ng Diyos ay ako'y naniniwala. Pinapanalangin ko po yan na every time na maghahayag ako ng mabuting balita at magninilay tayong ganito, lahat ng makikiisa talaga yung tatanggap sa kanyang salita ay i-bless ng Panginoon. Kung may karamdaman ay pagalingin at anuman ang problema ay talagang magkaroon ng mahimalang kalutasan. Wala naman pong imposible sa Diyos. Amen po. Kaya pagnilayan po natin mabuti ito. Ha? Alam ninyo, napakalaking bagay o napakalaking hadlang sa grasya ng Diyos ang pride. Oh, ang pride, yung kapalaloan o yung kataasan ng loob. Oh, yung okay, yung kawalang kapakumbabaan. Yan, napakalaking usapin niyan sa Diyos. Napakalaking hadlang para tayo makalapit sa Diyos. Napakalaking hadlang para tayo ay kalugdan ng Diyos.
Tandaan po natin. Bakit? Ano ba ang pride? Unang-una ang pride dito. Ito ang ugat ng pagpapalayas kay Lucifer sa langit. O sa totoo lang, ito po yung ugat nung kaya siya napalayas. Si Lucifer po ay dating anghel. At in fact, siya po ang pinakamagandang anghel sa lahat ng mga anghel. Kung baga sa almost perfect siya. Sa totoo lang, halos kapantay na nga niya ang Diyos . Sobra ang ibinigay na grasya sa kanya, ng kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Kaya lang, yun nga, naging palalo siya. Parang gusto niyang maging Diyos din. Mga kapatid, kaya ano ang naging resulta? Dahil sa kanyang pagnanais na yon, pagmimithi na yon na makapantay ng Diyos, yun po ang ugat nun ay pride. At yun ang naging dahilan kung bakit mula nun ay pinalayas na si Lucifer sa langit kasama ang mga tagasunod niya. Amen? At siya po ay talagang isinumpana na never nang makakabalik sa langit. Kaya naman, mga kapatid, talagang ang ginawa ng demonyo na ito, ni Lucifer na ito, ni Satanas na ito, ay anong ginawa niya? Ginagawa niya lahat ang pamamaraan para siya ay makahikayat na magkaroon ng mga tao na masasalinan din niya ng ganitong katangian upang sa gayon makasama niya sa kaparusahang walang hanggan. Amen. Alam ko po naman na kayong nakikipagnilay sa akin, saan man sulok ng mundo kayo naroon at kailan man ito, ako'y naniniwalang hindi nyo nanaisin at hindi nyo pangarap, hindi nyo mimitiin na makapiling ang Diablo o si Satanas o si Lucifer sa impyerno. Of course not, di ba? Amen? Bagkos ang nais natin lahat, ang makapiling natin kahit dito pa lamang sa mundo, ay ang ating Panginoon. Saan man tayo naroon, ano man ang sitwasyon, ang gusto natin, ang kapiling natin ay ang Panginoon. Tama po ba? Okay. Ngayon, ito pong pride na ito ang naging ugat kung bakit napalayas itong demonyo nito sa langit. Pangalawa, ang pride po, pag pinagnilayan po natin, ang pride ito yung the mother ng lahat ng kasalanan. Ito yung ina ng lahat ng kasalanan. Kapag ang isang tao may pride, alam nyo, ang dami lalong magiging anak. Yan, nanay nga yan, nanay ng mga kasalanan. Ang dami magiging anak na iba pang kasalanan. Kapag isang tao may pride, magiging chismosa yan. Pag isang tao ay may pride, mga kapatid, maging palaaway yan. Ang dami pong nagiging ugat, ang daming nagiging bunga, rather, ng pride. Kaya nga mother, ang daming nagiging anak. Basta ang isang tao ma-pride, tandaan niyo po yan, ang dami nang po pwede niyang ibunga pang ibang mga kasalanan. Pagsisinungaling, di ba? Ugat ay pride niyan Pag nagsisinungaling ka, totoo po yan, mga kapatid. Kaya nawa, sa pagninilay natin ito, ay makita natin ang katotohanan at ito, mapagsikapan natin, mapaglabanan itong pride na ito. Otherwise, mga kapatid, lagi tayong ipapahamak nito. Mabuti kung dito lang ang kapahamakan natin sa mundo. Okay lang yun kung napahamak ka dito sa mundo. Pero pag sa kabilang buhay tayo napahamak, wala pong solusyon. Dito, lahat ng ating kapahamakan dito may solusyon Dito, may pag-asa tayo, mabago pa ang kinahinat na natin. Pero pag sa kabilang buhay tayo napahamak, tandaan po natin, yan ang pinakamalaking kabiguan na wala ng solusyon, wala ng pag-asa. Kaya nawa, dito pa lamang, mapagnilayan natin mabuti at talagang may sa buhay natin ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito o sa oras na ito. Pangatlo, ito po yung pinakang kinasusuklaman ng Diyos, yung pride. Naku, ang dami-dami pong pagkakataon binanggit sa Biblia. Hindi ko na po kayang isa-isahin sa inyo pag binasa nyo ang mula Old Testament hanggang sa New Testament. Mga kapatid, sabi sa Proverbs chapter 3, verse 34, ang mga palalo o ang mga may pride, ang mga proud, yung mga proud, ang mga proud o mga palalo o ang mga may pride ay kanyang kinasusuklaman. Ngunit kinaglulugda niya ang may bababang kalooban. Tingnan nyo. Sino kinalulugda ng Panginoon? Yung may bababang kalooban. Yung may mababang kalooban. Pero kinasusuklaman niya ang mga may pride. Amen? Kaya, kapatid, kung mayroon ka pa niyan,
kainin mo na yan kasi para pagpalain ka ng Lord. Amen? Okay. Sabi sa James chapter 4 verse 6, sabi ng Panginoon, God opposes the proud but gives grace to the humble. Tingnan nyo. Kaaway ng Diyos ang taong may pride o proud. Mataas ang kalooban. Kaaway ng Diyos ang taong may mataas na kalooban. Ngunit pinagpapala daw niya ang mga mababa ang kalooban. Kung gusto natin pagpalain, lagi manatili tayong mababa ang kalooban. Pero kung hindi natin kayang kainin yan, mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin, mananatili tayong kaaway ng Diyos. Baka kaya hindi tayo pinagpapala o kaya baka kaya tayo nagkakawindang-windang ang buhay ay baka dahil sa pride. Number one kasi, tingnan nyo, ang taong may pride, ang hirap niya magpatawad. Ang hirap pasunurin ang mga may pride. Amen. Gusto niya kasi lagi siya ang sinusunod eh. Ganun si Satanas eh. Ayaw niya sumunod sa Diyos. Ang gusto niya siya ang sinusunod. Kuha nyo? Yan. Sabi sa Luke chapter 18 verse 14, ang mga mapagmataas daw ay kanyang ibinabagsak o ibinababa. Ngunit ang nagpapakababa ay kanyang itinataas. Kuha nyo? Intindi, no? Kaya talagang pagka ng isang tao may pride, nako, ang hirap maging masaya niyan. Ang hirap maging maligaya. Ang hirap maging payapa. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, kaaway niya ang Diyos. Hindi siya kalulugda ng Diyos. Yung sinabi doon eh. Sa Proverbs chapter 3, verse 34. Ang kinalulugdan, yung mababa ang kalooban. Ang binibigyan ng grasya ng Panginoon, yung mababa ang kalooban. Kaaway ng Diyos yung mataas ang kalooban. Amen? Kinasusuklaman yung mataas ang kalooban. Tapos ibinabagsak yung mataas ang kalooban. O, saan ka pupunta? Di ba? Ano magiging pag-asa mo? Kapag ganyan ang trato sa iyo, ang kalooban ng Panginoon sa iyo, ang hirap, di ba? Amen? Okay, now, alam niyo, mga kapatid ko sa Panginoon, dito sa mundong ito, mayroong mga booster ang pride. Ano yung booster? Yung nagpapalakas o nagpapatindi ng pride. Mayroon na tayo dyan sa loob natin ng pride. Lahat ng tao mayroong pride. Tandaan po natin, itinanim na nahawahan tayo ng Satanas doon mula doon sa ating unang mga magulang na nalinlang ng Diablo. Anong panlilinlang ng Diablo? Di ba kay Eva at kay Adan? Sabi kay Eva, nung kinausap ng Diablo doon sa paraiso, sa anyo ng ahas, sabi ng ahas, totoo ba yung ano, hindi nyo pwedeng kainin ang lahat ng mga bunga dito sa paraiso? Sabi ni Eva, ay sabi, hindi naman, yan lang yung kinalalagyan mong yan na puno. Yan, ayaw nga ng Lord na kami lumapit man lang dyan eh. Ay bakit daw? Kasi mamamatay daw kami. Sabi ng Diyos, sabi ng demonyo, hindi totoo yan. Yan ang demonyo. Yan ang demonyo. Ang pakasinungaling eh. Binabaligtad niya, tinutwist niya yung ano, yung mga salita ng Diyos. Mga kapatid, dinidistort niya yung mga yung salita ng Diyos. Sabi, hindi totoo yan. Kasi kapag kumain kayo nito, magiging Diyos din kayo. magiging Diyos din kayo. Tingnan mo, naghanga dito ang demonyo. Itong sipi mo, magiging, di pride na, no, di ba? Pride din eh. Hallelujah. Naghangad. Tandaan nyo, huwag naghangad. Delikado yan. Pag tayo mapaghangad, delikado yan. Amen? No, okay lang kung maghangad tayo, kung maganda ang purpose natin. Pero suriin natin mabuti. Kung ano ang motibo natin ng ating paghangad. Kasi, tandaan po natin, pag yan ay selfish motive, naku, maniwala kayo. Ibibiyahe kayo yan. Naku, talaga itutulak kayo ng demonyo. Ganun na nangyari, di ba? Kaya, nakapasok yung pride kina Eva at kaya Dan. At nagpasalinsali na yan hanggang sa atin. Kaya lahat tayo may pride. Kaya, pero, noon si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, pwede na nating malabanan yung pride na yan. Pwede na nating labanan yan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Amen? Kaya, magnilay tayo mabuti. Eh, pakinggan niyo po ang mensahe ng Panginoon. Mapagtatagumpayan natin yan. Kung tayo, mga kapatid, ay mayroon niyan, makinig po kayo mabuti. Okay. Ano mga booster ng pride? O yung pampatindi o pampasigla o pampalaki, di ba? O pampalago ng pride. O, ng kataasan ng loob. O, ano yun? Ito yung mga P. Ha? Ito lagi ko tinuturo ito, yung mga P sa mundong ito. Una, pera. Tingin nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, yung dating mababa ang kalooban, nung nagka-pera, ang yabang na. Hindi na naalala yung kanyang pinanggalingan. Ang yabang, kala mo kung sino, kala mo sinilang na mayaman talaga. Ay, nako, nakakalungkot. Nalulungkot ako. Meron akong kakilalang ganyan, mga kapatid ko sa Panginoon. Lingkod pa ng Panginoon. Aba, ano nagkaroon na? Nagkaroon na ng pera, may negosyo ng, nakapagtayo na siya ng negosyo, nagkaroon na ng mga ari-ari ang ganito, ari-ari ang ganon. Nako, parang hindi ko na makita yung kanyang pagiging lingkod nung araw. Oh, nung walang-wala pa siya. Oh, ay, ang dami ko po nakita ng ganyan, mga kapatid ko sa Panginoon. Naaawa ako. Hindi ako naiinggit sa kanila, kundi ako naaawa sa kanila. Mga kapatid, na daya ng Diablo, nabigyan lang ng booster. Ang booster parang fertilizer kung sa halaman. Pag nilagyan mo ng fertilizer, mas lumalago. Ganun ang pride eh. Kapag nabigyan ka ng pera, kaya minsan, mga kapatid ko sa Panginoon, yung iba, bumibilis ang pagyaman. Alam mo kung bakit? Tinutulungan na ng Diablo. Tinutulungan na ng Diablo para lumaki yung pride, para lalong mahulog sa bitag ng Diablo, yung parang madali niya maisama sa kanyang kaharian. Kuha niyo, mga kapatid. Kaya ingat din tayo minsan pagka masyadong bumibilis ang pagyaman natin. Ingat tayo. Kasi alam ng demonyo yung madaling lumaki ang pride kapag nabigyan mo na maraming pera, maraming material. Amen? O, isa pang letter P na booster ng pride, ano? Property. O, kapag dumadami ang ari-arian, kapag lumaki na ang bahay, dati, nako, kawawa, parang ang bait-bait, ang amo-amo. Aba, nung lumaki ang bahay? Lagi na sa terrace. Lagi na sa terrace. Nakapamaywang doon. Di ba? Akala mo, dondones. Oh, di ba? Kuha nyo. Oh, para tinutunghan niya lang yung mga kapitbahay niya. Yun. Oh, eh, kasi, yun, alam ng demonyo eh. Alam ng demonyo na kapag ito nagkaroon ng maraming property o maraming ari-arian, di ba? Dati, nakikipanood lang ng TV. Ngayon, apat-apat ang television niya. Ako, ang yabang na ngayon. Yabang na. Ako, lahat na ikinuwento. Kung kani-kanino sinasabi. Kung kani-kanino ipinagmamalaki. Ako, nakakaawa itong mga taong ganito. And okay, isa pa. Power. O, di ba? Dati, ang bait-bait, ang amo-amo. O ba, ano, nagkaroon ng kapangyarihan. Ha? Naging barangay captain lang. O kaya naging konsel ng bayan. O kaya naging mayor. Nako, kala mo kung sino na. Eh, mabuti nga kung naging mayor eh. Alalay lang ng mayor eh. Alalay lang ng mayor, ang yabang na. Nako, nakakalungkot ano, mga kapatid ko sa Panginoon. Ay nako, ingat-ingat tayo dyan. Ingat-ingat tayo. O, kapag tayo may dumarating ng mga pagpapalang katulad nito, pera, property, power, lagi nating tanungin ang ating sarili, saan ako dinadala nito? Saan ako dinadala nito? Ako ba'y dinadala palapit o papalayo sa Diyos? Lagi niyo pong tatanungin yan. Amen? Every now and then, check. Mag-check up tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Saan ako dinadala? Ako'y dating wala nito, pero nagkaroon ako. Ngayon, saan ako dinadala nito? Ako ba'y dinadala nito sa higit na pagpapakumbaba o sa pagmamataas? Ako ba'y inaakay nito sa kabanalan o sa pagiging palalo? Amen po? Maunawaan natin ito. Yun. Yung profession, letter P pa rin yan. Ha? Pera, property, power, profession. Dati, walang binatbat. Abay, nagkaroon ng profession.
Amen. Naging teacher. Ano, naging teacher na? Wow. Tinatawag na, teacher! Eh, dati nagtitinda lang ng pandesal. Tama? Ano, naging teacher na. Yabang na. O, kala mo kung sino na, no? Ah, napakahirap na, na makikipag-appointment ka pa. Di ba? Okay. Teacher pa lang yun. Eh, kung lalo na kung naging abogado. O, di ba? Yung dati, nagtitinda lang ng ganito, eh, nakapagtapos, nakapag-abogado na ako, pinagmalaki na, na ako'y nagsumikap, ako'y nagganito, ba, pinagpagoran ko ito. Hoy, nako, makinig kang mabuti. Makinig kang mabuti. At ipapaunawa sa iyo ng Panginoon, wala tayong maipagmamalaki. Amen? Okay. So, isa pa, ito, yung physical asset. Ano yung physical asset? Ang kagandahan lalaki, kagandahan babae, amen, katangusan ng ilong, o kaya kalakasan, kalakihan, yung katangkaran, kaputian, yung mga physical na nakikita may pagmamalaki. Amen po. Di ba? Natutuwa ako doon sa isang ipinicture doon sa ano, isang show sa TV, mga kapatid, na dati ganitong itsura, aba, pinaretoke ang mukha. Aba, nung gumawa po siya, yabang na eh. Amen? Oo. Eh ngayon, nagkaasawa siya. Nung nagkaasawa siya, mga kapatid, siyempre, nagkaanak. Naku, lumabas yung natural. Yung itsura ng kanyang anak, yung itsura niya dati, nung di pa siya nagpaparetoke. Amen? Oo, di ba? Nakukuha niyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Oh, eh kaya yung mga kadalasan yung mga pintasero, yung mga mapuputi, mga matatangos ang ilong. Amen. Yung mga pintasero, yung mga magaganda, mga gwapo, mga matatangkad. Amen po. Oh, sa isa pang P, oh ito, psychological assets. Oh, di ba? Yung psychological, ibig sabihin yung pangkatalinuhan, di ba? Pag top notcher ka, cum laude ka, di ba? Huwag matalino ka kung mapintas-pintasan mo yung mga mahihina, di ba? Hindi mo alam. Mga kapatid, ay nako, mga kapatid ko sa Panginoon, oh, tayo po ay magnilay-nilay, wala tayo may pagyayabang. Oh, isa pa, ito, popularity. Oh, isa pang P ay popularity. Kapag sikat na, dati walang binatbat, ngayon sumikat na. Kahit hindi siya mapera, pero sumikat naman. Halimbawa, isang banda. O kaya nga minsan eh, sa YouTube lang eh, nung sumikat eh, akala mo kung sino na. Kuha niyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Kasi nga, booster lahat yan eh. Booster ng ating pride. Mayroon tayong pride dyan sa loob. Kaya, ngayon, pag wala ka nito mga pina ito, hindi siya makaalagwa. Ibig sabihin, hindi siya makadiskarte. hindi siya makapag-show, hindi makapag-perform yung pride na yan. Kaya nung nagkaroon ng pera, property, power, profession, physical asset, actually yung physical asset, di ba? Minsan inborn na yan. Amen? O psychological assets, minsan inborn din yan, di ba? O nung sumikat na, mga kapatid ko sa Panginoon, aba, mukhang sumigla yung kanyang pagiging mayabang at pagiging arugante. Amen? Pagiging mataas nga ang kalooban, yung pride niya ay talagang umalagwa na. Kuha niyo, mga kapatid ko sa Panginoon, kasi naligyan ng fertilizer, ng booster. Amen po? Nung walang-wala siya noon, naku, ang amo-amo, ang hinahinaho, napaka mapagpasensya niya, napaka maunawain niya, di ba? Napaka soft-spoken niya. Abay, pero noong ano, noong nagkaroon na ng mga P, akala mo, di na mamamatay. Kuha niyo, amen? Okay, ano ba ang, pag ikaw may pride, ito, uulitin ko lang ito sa mga nakaraan ko ng mga live streaming, mga kapatid, yung mga topic natin noon, kung ano ang hinahanap ng pride, nung pride. Iniisa-isa ko yung letter P, letter R, letter I, letter D, letter E ng pride.
Yun pong spelling, di ba? May limang letra ang pride. Unang-una, P. Ang hinahanap lagi ng may pride ay ito, praise o yung papuri. Kaya nga gusto niya sumikat, gusto mapuri. Amen? Di ba? Kuha niyo, mga kapatid. Kaya gusto niya magkaroon ng profession, basta gusto niya mapuri. Di ba? Kaya minsan nagsusumikap para gusto niya mapuri. Magkaroon ng achievements para mapuri siya. Para mapalakpakan siya. Di ba? Para nga lang siya. Okay. Letter R. Ang hinahanap lagi ng may pride, mga kapatid, ito, recognition. Yung nire-recognize ka. Kaya kapag hindi ka na-recognize, pag hindi ka rin napuri, sumasama ang loob. Di ba? Kasi yan nga hinahanap ng may pride. Praise o papuri o pagkilala, recognition. Kaya kapag hindi kinilala, hindi na-recognize yung kanyang kabutihan, yung kanyang ginawa, yung mga performances niya, pag hindi na-recognize yun, halimbawa, nagbigay siya, tumulong siya, pero hindi naman nabanggit ang kanyang pangalan, hindi siya napapurihan o kaya hindi siya napasalamatan, naku, sumasama ng loob at hindi na siya niya ulitin yung kanyang ginawang kabutihan. Bakit? In the first place, kaya siya gumagawa ng kabutihan kasi gusto niya ng praise and recognition. Yan. Isa pa, letter I, ang tao may pride, lagi naghahanap ng importance. Importance, yung pagpapahalaga. Amen? Pagpapahalaga, yung ginagawang important. Importante ka. Di ba? Kaya gusto mo lagi kang lagi kang inaamo-amo. Di ba? Lagi kang nilalapitan. Amen? Yung talagang lagi kang isinasaalang-alang, lagi kang inuuna. Kasi lagi ang hanap noon, lagi siya importante. Di ba? Kaya minsan, nag-iinarte. Bakit? Para siya ibigyan ng importansya. Hindi lalakad yung barkada kapag wala siya. Kaya naman, kung ano-anong pag-iinarte para lamang mabigyan ng importansya. Kuha nyo? Kaya kapag hindi naman siya nabigyan ng importansya, ang sama ng loob, kung ano-anong sinasabi, kung ano-anong, panunumbat, kung ano-anong ginagawa para dahil sa hindi siya binigyan ng importansya. Amen po? Ganyan na may pride. Paimportante. Tandaan natin. Nasusuklam ang Diyos sa ganyan. Kaya nga sabi niya doon sa binasa natin, ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman. O tinyo, kinasusuklaman ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan yan? Paano ka magkakaroon ng tunay na kaligayahan o tunay na kagalakan, tunay na kapanatagan? Yung pinagmumula ng iyong kapayapaan ay nasusuklam sa iyo. At sino yun? Ang Diyos. Ang Diyos. Letter D, lagi naghahanap ng designation. Ito yung tinatawag na power. Position. Designation di ba? Ang gusto lagi, siya may position sa buhay. Amen? Kaya kapag hindi siya nabigyan ng position, bakit na ako binigyan ng noy? Kayo na lang dyan. Amen? wala na ako papal dyan. Kayo na lang dyan. Hindi. Ang inilagay nyo kung sino-sino lang dyan. Samantalang ako ang qualified dyan. Di ba? May mga ganyan. Amen po. Maunawa natin yan. Makita natin yan. Pride na pala. Bakit ka nakakaramdam ng ganyan? Amen. Bakit ka nagre-react? Bakit ka nasasaktan? Na hindi ikaw ang nagkaroon ng posisyon? Na hindi ikaw ang ibinoto nila? Kuha nyo? Bakit na sumasama ng loob mo? Di ka nanalo sa botohan. Ang ugat niyan, pride, kapatid. Pride yan. Amen? Hindi ka napili. Pride yan. Hindi ka pinaburan. Pride yan. Amen. Okay. Next is ito, letter E. Last letter sa pride. Anong laging nahanap ng taong may pride? Kaya naghahanap ng pera yan. Kaya gusto niya may property, may power, o kaya na may ano. Yung lahat, yung praise, recognition, importance, designation, at exposure. Exposure. Kaya nga, gusto niya, popular siya. Gusto niya, nasa entablado siya, naka-expose.
Pinapalakpakan, sumisigaw, nagtitilian yung iba para na talaga naman doon siya parang music to his ears. Yan, kuha nyo? Okay, now, paano natin ma-overcome yan, yung pride na yan? Eto, pakinggan nyo mabuti. Unang-una, para natin mapagtagumpayan yung pride na yan. Kasi, ulitin ko po ha, unang-una, hindi kinalulugdan niya ng Panginoon, instead ay kinasusuklaman. Pangalawa, kalaban ng Diyos. Kalaban ng Diyos. Pero ang nagpapakumbaba, tinutulungan o binibigyan ng grasya ng Diyos. Oh, amen? Oh, sa James chapter 4 verse 6. Amen. Okay. At sabi, ibinabagsak ang may pride. Itinataas naman ang mababa ang kalooban. Kuha nyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya halos walang effort, mababa ang kalooban, halos walang effort, pero gumaganda ang buhay, pumapanatag ang buhay, sumasaya ang buhay, nagiging mapayapa ang buhay. Bakit? Kasi naroon ang grasya ng Diyos. Naroon ang grasya ng Diyos doon sa mga taong mababa ang kalooban. Naroon ang kaluguran ng Diyos sa mga taong mababa ang kalooban. Pero sa mga proud, na yung mga ayaw kainin yung pride, mga kapatid, nako, nasa iyo naman ang kasuklaman ng Diyos. Amen? Kalaban ng Diyos at ibabagsak pa ng Diyos. Kuha nyo? O, kaya kailangan natin mapagtagumpayan yan. Paano natin malalabanan yan sa kaloob-looban natin? Unang-una, eto, pakinggan po natin. Unang-una, tanggapin natin ang katotohanan ng wala tayo talaga maipagmamalaki. Katotohanan. Di ba sabi nga sa Bible, sa John chapter 8 verse 31, the truth shall set us free. Ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. O, kapag tinanggap natin ang katotohanan ng wala tayo maipagmamalaki, ay lalaya tayo sa pride. Lalaya tayo sa pride. Kasi wala kang ipagmamalaki. Bakit? Tingnan niyo, sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 29 to 31. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Walang makapagmamalaki. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Isipin niyo, buhay na taglay natin, sa Kanya nagmula. Hindi iyo yan. Hindi ikaw ang bumuhay sa sarili mo. Amen po. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo, kaya't dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid. O, hindi tayo nagiging matuwid dahil sa atin. Dahil kay Kristo. Ginawang banal at iniligtas ng Diyos. O, kung tayo bumabanal, iyan ay dahil kay Jesus. O, kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. O, sabi ni San Pablo, katulad doon sa nasa sulat, saan niya kinuha yon? Sa Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Sabi doon, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sabi ni Yahweh, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. O, sabi, huwag kayong magmalaki na akala ninyo, yung pinagmamalaki yung talino, inyo. Hindi. Hindi. Bakit? Bigay lang ng pahiram lang ng Panginoon yan. Kaya anytime, pwedeng bawiin ng Panginoon yan. Maliwanag po ba? Nako, isang virus lang yan. Wala na ang talino mo. Isang virus lang. Papasukin dyan sa utak natin. Aba, nagkaroon ka na ng tumor. Hindi ka na makapag-iisip na mabuti. Oh, kuha nyo. Ay, nako, nakikita ba natin ang virus? Hindi. Oh, virus ng cancer? Virus ng tumor? Hindi natin nakikita yan. Bigla na lang yung darating sa utak. Kuha nyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Oh, di wala na ang talino mo. Wala na ang galing mo. Wala tayong ipagmamalaki kahit ang lakas natin. Isang virus din lang yan. Pwedeng lumpo ka na. Kuha nyo, mga kapatid. Ay nako, marami po. Pumasok lang isang virus ng cancer dyan sa buto natin. Oh, makakalakad ka pa. Wala ka ng lakas.
Galing-galing mo halimbawa sa basketball. Oh, antang-kantakad mo. Nako, sang saglit lang yan. Wala tayong ipagyayabang. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kayo magmamalaki, ang Diyos ang inyong ipagmalaki. Bakit? Sa Kanya lahat galing yan. Amen? Kahit nga yung makakatulong tayo, halimbawa tutulong tayo sa ating kapwa, kumo nakatulong tayo, ipinagmamalaki natin sarili natin na tayo ang tumulong sa Kanya. Nako, ipinamalita na, ako ang tumulong kay ganito, ako ang tumulong dyan, ako nagpaaral dyan, ako nako, ah, kung di sa akin, nako, walang mararating yan. Ako ang dahilan kung bakit siya nakarating doon, nakapunta ng Amerika, ako, nako, delikado yan. Delikado yan. Amen. Ang totoo, ang Diyos. Dahil, kung hindi tayo binigyan ng kakayahang tumulong o gumawa ng mabuti, hindi rin tayo makakagawa ng mabuti. Amen. Maliwanag po ba? Ibinili mo siya ng gamot? Kaya mo na ibili siya ng gamot, binigyan ka ng Diyos ng pambili. Kuhan niyo mga kapatid, wala tayong maipagyayabang. Pangalawa, para mapagtagumpayan natin yan, hingin natin ang grasya ng kababaang loob. Nahihingi po sa Panginoon yan. Alam nyo, ang Espiritu Santo, isa sa bunga ng Espiritu Santo ay ang kababaang loob. Kaya, kapag sumasa atin ang Espiritu Santo, tandaan po natin magagawa natin. Sabi sa Acts chapter 1, verse 2, verse 8, sabi doon, "And when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power." Ano ito yung power nito? Power to do the will of God. Power. Yung kababaang loob, kapangyarihan po yan. Grasya kasi yan eh. Grasya, mahirap magpakumbaba. Kung sa ganun sarili lang natin, tatalunin tayo ng pride na naroon sa puso natin. Pero kapag pinuspos po tayo ng Espiritu Santo, magagawa natin magpakumbaba. Magagawa natin na huwag magyabang. Kasi wala naman talaga tayo pagyayabang. Ang Espiritu Santo ang mag-i-empower sa atin na magawa nating magpakumbaba. Maging mahinahon. Kaya yung mga tao mapagpakumbaba, hindi nakikipag-away yan eh. Nagpapasensya yan. Nag-uunawa. Kahit laitin yan, sasabihin yan, ay wala naman talaga ako may pagmamalaki. Okay lang ako nilalait kasi wala naman talaga ako may pagmamalaki. Ano yung pagmamalaki ko? Kaya kapag ang isang tao nag-react, di ba? Nung nilalait siya, parang mayroon siyang ipinagmamalaking kanya. Pero sa totoo lang, wala. Kahit buhay natin, di atin eh. Kahit yung anumang bahagi ng katawan natin, pahiram lang ng Panginoon sa atin yan. Kuha nyo? Kaya nawa, maunawaan natin yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mag-ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay. Amen? Sa halip tayo ay humingi ng grasya ng Diyos na maging bababa ang ating kalooban. Sabi nga sa Matthew chapter 7, verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumato kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makatatagpo, ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo niyan. Humingi lang tayo. Magpakumbaba tayo. Sabi natin, Lord, ayaw ko pong maging proud. Kasi alam ko pong pag ako'y nagiging proud, lalayo ako sa iyo. Mapapahamak ako. Ayaw ko pong kinasusuklaman mo ako. Ayaw ko po, Panginoon, na makaranas ng pagbagsak. Ayaw ko po. Ayaw ko po, Panginoon, na maging kaaway ka. Kaya naman, Lord, bigyan mo ako ng grasya, ng kababaang loob. Amen? Kaya pray lagi tayo, Holy Spirit, fill me with your power. Fill me with your presence. Fill me with your grace. Laging nating hiningin sa Panginoon na puspusin tayo ng kanyang grasya, ng kanyang espiritu. Amen po? Okay. At pangatlo, para mapagtagumpayan natin ang ating pride, matalo natin yan, masupil natin yan, ma-overcome natin. Matuto tayo makontento sa buhay. Matuto tayo makontento sa buhay. Kapag ang isang tao natutong makontento sa buhay, ang dali niya mapaglabanan ang kanyang pride. Ang dali niya masupil ang kanyang pride. Sa gayon, kalulugdan tayo ng Panginoon. Kaya lagi sinasabi ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, 1 Timothy chapter 6 verse 8 to 10. Di ba? Maraming tao kaya naghahangad ng pera. Bakit? Mayroong pride na gustong suplayan. Gustong palaguin.
Amen po. Minsan, gusto niya biglang yaman. O kaya naman, gusto niya nagmamadali. Kuha niya po. Hindi masamang yumaman. Hindi rin masamang maging biglang yaman. Provided na ang ating intention, ating motibo ay hindi para sa sarili natin, kundi para sa iba at para rin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Para lalo nating mapaunlad ang gawain ng Panginoon o kaya naman maraming maakay pa sa kaligtasan ng Diyos. Yun, palapit sa Kanyang kingdom. Yun dapat ang intention natin. Lord, ako gusto kong dumami ang pera. Pero ang dahilan nito, sa totoo lang, kontento na ako dito. Pero ang gusto ko po, mas marami akong maakay palapit sa iyo. Yun ang motibo. Hindi para sa sarili. Pero kapag para sa sarili, nako, pride dyan. Pride. Kaya nga yung salitang pride, di ba? Yung nasa gitna na yan, P-R-I. Yun ang I ang nasa gitna ng pride. P-R-I-D-E, di ba? So I ang nasa huli, nasa gitna. Yung mga tao may pride, ang sarili yung I, ako. Ako lagi nasa sentro. Ako. Ako dapat, ako ang magaling, ako ang mahusay, ako matalino, ako ang bida, ako ang importante. Kuha nyo? Pakinggan nyo ako, sa akin kayo makinig. parang siya ng pinakamagaling. di ba? Okay. Makontento tayo sa buhay. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 8 to 10, sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Masiyahan na daw tayo. Amen? Kung pagyayamanin ka ni Lord, okay lang. Pero tandaan natin, mga kapatid, suriin natin ang sarili natin, saan tayo dinadala. Maliwanag po ba? Number 4, para mapagtagumpayan natin yung pride na yan. Ituring ang iba na mas higit kaysa sarili. Alam nyo, mapaglalabanan natin ang pride natin. Meron tayong pride dyan, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, itinanim na si Tanas yan eh. Amen? Pero mapaglalabanan yan. Papaano? Lagi natin ituring na mas mahalaga ang iba kaysa sarili natin. Kapag tinuring po natin na mas mataas tayo kaysa iba, mas mahalaga tayo kaysa iba, mas importante tayo kaysa iba, sigurado po yan, pride yan. Lalong lalago yan, lalong lalaki yan. Pero kapag tinuring natin, mas mahalaga ang aking kapwa. Di ba? Kaysa aking sarili. Tandaan po natin, paano nagiging mahalaga? Sabi sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Tingnan nyo. Sabi, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Amen? Yun. Pagka tinuring natin higit ang iba kaysa sarili, hindi ka magyayabang. Kasi higit nga yung iba eh. Paano naging higit? Tingnan nyo, ha? Ito ang kaugnayan nito eh. Sabi sa Matthew chapter 25, verse 40, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Anong ibig sabihin? Ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo kay Jesus. Kung nakikita mo si Jesus sa iyong kapwa, di ba? Paano gagawin mo doon? Ituturing mo mas mahalaga. Kasi mas mahalaga si Jesus kaysa sa ating sarili. Mas bida siya. Mas mataas siya kaysa sa atin. Amen? Okay. Kasi kadalasan, pagtangin natin sa ating kapwa, tinitingnan natin siya as in siya. Halimbawa, si Junior na anak ni ganito, tinitingnan mo siya ganun. Kung tinitingnan mo, si Junior ay larawa, ay si Jesus. Pag sinabi natin, si Junior ay si Jesus, lalaitin mo pa ba yan? Babaliwalain mo pa ba yan? Pagyayabangan mo ba yan? Ay si Jesus yan? Kuha nyo? Yun. Sabi sa Romans chapter 12, verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo,
Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob sa inyo ng Diyos sa bawat isa sa inyo. O, di ba? O, huwag daw natin pahalagahan ang higit sa nararapat. Ano ba ang higit sa nararapat? Pahalaga natin na tayo ay magkakapatid. Walang mataas sa atin, walang hamak. Amen? Pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Bakit tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon? Kasi lahat tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan at habag at awa lamang ng Diyos ang pag-asa natin para tayo makarating sa buhay na walang hanggan. O ano yung pagmamalaki mo? Wala, di ba? Wala tayong pagmamalaki. Kasi pantay-pantay ka tayo eh. Pare-pareho tayong karapat dapat sa langit. Tayo lahat ay bagay sa impyerno. Oh, kaya nga sabi, 'di ba? Wala nga tayong pagmamalaki, wala tayong sariling atin eh, 'di ba? Sabi nga, ang atin lang daw, ang ating physical, ang ating buhay, hindi atin, lahat 'yan pahiram ng Panginoon, 'di ba? Pinagkatiwala lang sa atin. Sabi nga tayo ay katiwala lang. Katiwala lang tayo, mga kapatid. Amen. Ngayon, dear brothers and sisters, meron tayong atin na masasabi nating atin na hindi galing sa Diyos. Ano yun? Ito lang po ang atin. Aywan ko kung may pagmamalaki ninyo. Hindi natin may pagmamalaki ito eh. Ano yung sariling atin na hindi galing sa Diyos? Kasalanan. Kasalanan atin yun. Sa atin tayo mismo ang gumawa noon kasalanan. May pagmamalaki mo ba yung kasalanan? Kinasusuklaman nga ng Diyos ang kasalanan. Amen? Okay. So, number 5. Para mapagtagumpayan natin, katakutan natin ang mga kalaban ng Diyos. Kayo, di ba na kayong tatakot sa Diyos? Alam nyo, katakutan natin maging kaaway tayo ng Diyos. Kasi wala naman tayong panalo pag tayo ka naging kaaway ng Diyos. May panalo tayo kung ang kaaway natin demonyo. Kaya natin talunin ng demonyo kapag kakampi natin ang Diyos. Amen. Kung kaaway natin ang Diyos, talo na tayo ng demonyo, talo pa rin tayo ng Diyos. Di ba? Kuha nyo? Lalo tayong talo ng Diyos. Sino mananalo sa Diyos? Wala. Kaya katakutan natin makalaban ng Diyos. Sabi nga sa James chapter 4 verse 6 at saka sa 1 Peter chapter 5 verse 5. Iisa po ang ibig sabihin ng nakasulat doon. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kuha niyo? So, katakutan natin makaaway ang Diyos, makalaban ang Diyos. At paano natin nakakalaban ang Diyos? Kapag mayroon tayong pride. Sinabi niya yan eh. Ang Diyos ay kalaban ng mga mapagmataas. Katakutan natin na tayo'y maging kaaway ng Diyos. At ang dahilan niyan, kapag tayo may pride, pag ayaw nating kainin. Kaya kapatid, kainin mo na kasi ang pride mo. Amen? Para hindi ka kasuklaman ni Lord, hindi mo makaaway si Lord. Amen? At hindi ka rin ibagsak ni Lord. At pang-anim, ito. Palaguin natin ang pag-ibig sa puso. Palaguin natin yung ating pag-ibig sa puso. Habang lumalago ang pag-ibig natin, lumalaki ang pag-ibig natin sa puso, sigurado yan, matutunaw ang pride. Ma-overcome yung pride na yan. Bakit? Kasi sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Yung pag-ibig daw ay hindi mayabang ni mapagmataas man. Di kung lumalago ang pag-ibig, mawawala yung kataasan ng loob. Matutunaw siya, tutunawin siya ng pag-ibig. Kaya pala, sinabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Tingnan nyo, pumapawi ng maraming kasalanan. Hindi lang pride ang pinapawi nito. Amen? Maliwanag po, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay, so sa mga sandaling ito, lumapit ulit tayo sa Lord. Nawa, ang una nating hilingin sa Kanya ay ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo upang mapaglabanan natin ito at ano man ang ating
ating panalangin ngayon ay dinggin ng Panginoon, walang hangadlan. Bakit isinuko natin ang ating mga pride? Magpatawad na tayo. Pare-pareho tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakamali. Amen. Sabi nga, pwede ka daw hindi magpatawad kung hindi ka na magkakamali. At kung hindi ka rin nagkamali dati. Eh, pero, hindi. Ang totoo. Minsan, hindi nakakalipas ang maghapon, hindi tayo nagkakamali o nagkakasala. Sa isip pa lang, nagkakasala na tayo. Dami natin naging pagkukulang, di ba? Wala tayo may pagyayabang. Kailangan natin ang Diyos. Hindi tayo pwedeng mabuhay na malayo sa Diyos. Actually, ang buhay natin, pahiram lang yan. Hindi atin ang buhay. Wala tayo may pagyayabang. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kainin natin yung pride na yan. Patawad tayo. Maging maunawain tayo sa iba. Sapagkat tayo man, nangangailangan din. Wala tayo may pagyayabang. Ang ipagmalaki natin ay ang Diyos. Mayroon tayong Diyos na mapagmahal. Mabuti. Tumutugon ng panalangin. San Diyos na dakila. San Diyos na mapagpatawad. So, sa totoo lang, mga kapatid ko sa Panginoon, kung ang paiirali ng Panginoon ay ang kanyang kapangyarihan, pwede niyang gawin kahit ano sa atin. Pero hindi. Napakababa ng kalooban ng Panginoon. Kaya yung kanyang pangunawa, yung kanyang pasensya, yung kanyang pagpapatawad, laging nariyan. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Ama, kami po'y narito, magkakapatid. Mamakaawa po sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga sandaling nakita mo ang aming pride. Nakita mo yung aming ikinilos, pananalita, yung mga gesture namin, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Alam namin na sa mga sandaling pinapairal namin ang aming pride, binibigyang kaluguran namin ang demonyo sapagkat siya nagtanim ng pride na yan sa aming puso. Kaya patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Mula sa araw na ito, Lord, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Tulungan mo kami lagi. Nang manaig sa amin ay ang kababaang loob. Puspusin mo nawa kami ng Espiritu Santo. Holy Spirit, kaya po inaanyayahan po namin kayo lagi sa ganitong pagninilay. Come, Holy Spirit, I need you. Wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Buhusan mo kami, Panginoon, ng grasya ng kababaang loob upang matunaw ang kataasang loob namin, Panginoon. Palaguin mo ang pag-ibig namin sa puso, yung pag-ibig na katulad ng kay Jesus. Yung pag-ibig na itinuro ni Jesus, Panginoon, upang sa gayon at matunaw ang pride na ito at ang manaig ay ang pagmamahal na galing sa iyo, Ama. Ama, mahabag po kayo sa amin. Mahabag po kayo sa amin. Kaawaan niyo po kami. Patawarin kami sa lahat ng aming kasalanan, lalo na mga kasalanang bunga ng pride. Sa ngalan po ng Inaka Jesus. Ama, I pray, pagalingin mo po ang lahat ng mga may karamdaman. At kung meron pong hindi pa nakapagpapatawad, tulungan mo silang makapagpatawad. Ipaunawa mo po sa kanila, Panginoon, ang kahalagahan ng pagiging mababa ang kalooban. Na kami man, Panginoon, ay makasalanan din. Kaya kailangan namin magpatawad sapagkat kung ikaw nga nakapagpatawad, kami pa kaya, ano maipagyayabang namin? Wala. Panginoon, pagalingin nga ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Hipuin ang iyong espiritu, palayain sa sakit na lang nararamdaman, palayain sa mga virus na yan. Kung ano yung virus man ang cancer na yan, tunawin mo po yan. In the name of Jesus, wala naman po sa iyong imposible. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Ama, hayaan mo po, i-declare ko sa lahat ng nakikipagnilay ngayon, ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman, tinutunaw ko ngayon sa ngalan ng Panginoong Yesus ang lahat ng virus na nagbibigay ng karamdaman sa cancer o anumang karamdaman niyan mula ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa buto, sa laman, sa balat.
in the name of Jesus. Mga kapatid, receive your healing. Tanggapin niyo po ang inyong kagalingan. Magtiwala po kayo. Sa oras na ito, pinagagaling kayo ng Panginoon. Receive your healing in Jesus' name. At dalangin ko rin, mga Lord, Ama, yung mga pangangailangan nila, ipagkaloob niyo po, ano man ang problema nila, tulungan niyo po sila makalaya dito upang malaya din sila makapagpuri sa iyo, makapaglingkod, makapagpasalamat, makaawit, makasamba sa iyo. Panginoon, Lord, wala po namang imposible sa inyo. Madali lang sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming kahilingan. At nananalig po kami, wala pong mahirap sa inyo. At ipagkakaloob niyo po ito dahil mahabagin kayo at maawain at mapagpatawad. Kaya, O Lord, sa oras na ito, Ama, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng anak na si Jesus, hayaan mo pong angkinin namin, Panginoon, ngayon, na muli nagtagumpay ka sa bawat buhay namin, kaming lahat na nagninilay ng iyong mabuting balita. Lord, inaangkin po namin, tinugon mo ang lahat ng aming mga kahilingan, panalangin. Maging itong mga tubig na ito, Panginoon, na aming inihanda, O Lord, I pray, ito pong tubig na ito at ito pang mga tubig na hawak ng aking mga kapatid ay basbasan mong muli at hayaan mong magamit mo for your glory and honor. Maparangalan ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan nito, Lord. Daluyan mo po ng iyong himala, kagali, pagpapagaling, biyaya, kapangyari, bagong buhay, kapayapaan, mahimbing na tulog, Panginoon, bagong kalakasan. Lord, in the name of Jesus, wala pong imposible sa inyo, lalo na sa mga hindi makatulog, Lord. Sa sandaling mainom nila ito, Lord, bibigyan mo sila ng masarap na tulog, O Diyos. At panibagong umagang, may sigla at may lakas, bagong pag-asa. In the name of Jesus. Ama, inaangkin po namin, pinagpalang mo muli ang mga panalanang namin yan, mga tubig na yan, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen and amen. Marami pong salamat, Ama. Sa lahat ang parangal at papuri, magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Thank you Lord, thank you God, thank you Jesus. Mga kapatid, maraming pong salamat muli sa pakikipagnilay niyo sa akin. At manalig po tayo. O pumanatag po kayo. Gumiti na kayo. Tayo pinagpala ng Panginoon. Pinagpala tayo at kinalugdan tayo ng Panginoon. Amen? Okay. At nawa, kasi ang ganda ng topic natin, ha? Yan po kasi ang gustong-gusto ng Diyos na mawala sa atin. Matuto tayo magpakumbaba lagi sa Panginoon. Amen? Okay? Huwag niyo pong kalilimutang i-share po ito, itong video na ito. Share niyo po. The more the better. Tandaan po natin yan. Lalong magiging masaya ang Panginoon at lalo tayong pagpapalain ng Panginoon kapag sinishare natin ito. At huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin ni Lord, ang bro.dingalban. Brother Ding Alban po yan sa YouTube channel natin. At i-share din natin yan. Hikayatin din natin yung iba na mag-subscribe din. Maraming pong salamat mga kapatid. At kung loloobin ng Panginoon, sa next Wednesday, ganito ring oras at sandali. Mga kapatid, God bless us all. Thank you po. God bless.